Okay, good afternoon guys. Today, ituturuan ko kayo kung paano maglinis ng distributor na hindi na tinatanggal yung distributor sa mismong makina. Okay, so marami nang gustong gumawa niyan noon kaso natatakot baka mawala sa tamang settings yung ignition timing ninyo. Okay, so ito yung procedure para malinisan nyo siya na hindi nyo siya binabakla sa makina. Okay, so kailangan lang masundan nyo ng tama yung gagawin kong procedure. Tapos, malinisan nyo siya. Although, hindi siya kasing linis kapag binaklas nyo yung mismong distributor. Okay, so ang importance lang naman dyan is malinisan yung mga important parts. Okay, so unang-una natin gagawin, of course, is tanggalin yung distributor cap and then yung high tension wire. Okay. Okay. So tandaan niyo kung saan nakaposisyon yung rotor niyo, kung saan siya nakaturo. So right now, ang rotor ko nakaturo sa direction going to the fourth spark plug. Okay? Yung procedure nga pala na paglilinis ng distributor, importante kasi 'yan kasi kapag hindi na gumagana yung mga advancers natin, malaking kawalan 'yan sa power at sa hatak ng inyong sasakyan. Okay? So, importante na lilinisan niya. Okay, so next procedure natin pagkatanggal ng distributor cap, tatanggalin natin ito yung rotor. Hilahin nyo lang yan pataas. Okay? Then, itong cover. Okay? So, igniter type ang distributor na to. Kapag contact point type, wala na kayo makikita ang cover, so tatanggalin nyo na lang yung mismong contact point. Okay, tanggalin ko lang muna yung cover. Yan. Okay. So as I said kanina, igniter type to. So ito yung signal generator. Okay. So kapag contact point type ang distributor niya, makikita niyo rito contact point. Okay. So may dalawang tornilyo lang na nag-hold sa signal generator and or sa contact point. Okay, so tatanggalin niyo lang yung tornilyo na yun. Okay guys, sa pagdilinis pala ng distributor, since gagawin yung shortcut yung method, maganda tanggalin nyo yung terminal ng battery. Both terminals, positive and negative, kasi iniiwasan natin na magkaroon ng short circuit, masisira yung signal generator. Okay, so tanggalin nyo muna yung terminal ng batteries. And then, mauhugot nyo na ngayon yung signal generator pataas. Sa contact point ganyan din, uhugutin nyo lang din pataas. Then itabi nyo lang. Okay, so itabi nyo lang siya sa area na hindi siya mababasa at masisira. Next, itong vacuum advance. Okay, so hindi ko na babaklasin yung vacuum lines, vacuum hoses, para hindi na rin kayo mahirapan or malito kung saan nyo man ikakabit yan mamaya. Okay, so para matanggal yung vacuum advancer, meron yang dalawang tornilyo sa gilid, tapos meron din yang clip. Okay, so yung clip tatanggalin lang natin. Yan. Yan yung clip niya. And then yung tornilyo sa gilid. Actually, kahit yung isang tornilyo lang tanggalin nyo kasi isa lang naman yung nakakabit dyan. Pagsamasamahin nyo lang lahat ng pyesa ng distributor na tinanggal nyo. Then para mahugot, angat nyo ng konti yung arm ng vacuum advancer. Then hila palabas. Yan. Okay, so medyo nakaharang yung dipstick. Tatanggalin ko lang yung dipstick. Yan. Okay, so yung vacuum advancer, kailangan nyo lang siyang itabi kasi hindi nyo rin yan pwedeng linisan ng gasolina. Okay. Next procedure, kailangan natin makuha yung breaker plate.
So kapag stack up, pagka stack up ng distributor nyo, itong breaker plate na to, hindi to umiikot. So sa akin umiikot yan kasi well maintained ang distributor na to. So kung makikita nyo, ang linis pa ng distributor ko, although meron siya mga konting dumi. Okay. And then yung rotor ko, ayan, yung cam umiikot. Maayos. Okay. So para matanggal yung breaker plate, din dalawang tornilyo. Din may lock 'yan. So kailangan nating matanggal 'yon. Gamit lang kayo ng Phillips screw. Makukuha nyo na yung breaker plate. Ngayon kapag ka masyadong matagal na o hindi pa talaga nalilinisan yung distributor nyo, medyo mahirap yung hugutin, pero hinuhugot lang yan pataas. Yan. So kapag napabayaan ng distributor, napakahirap niyang tanggalin. Okay, so yan. Itong tinatawag natin breaker plate. So lilinisin yan, may mga bearings yan sa loob. Okay, so tuturo ko sa inyo kung paano yan linisan. Okay. And then, kailangan nating matanggal ngayon yung cam. Yan. Kaso sa gitna ng cam, ayan, merong grease stopper. So goma 'yan. So medyo mahirap 'yan tanggalin. Hindi yan kayang sungkitin ng screwdriver. Ang trick ko diyan, gumamit kayo ng metal screw. Okay? Screw nyo. Konting-konti lang, kailangan nyo lang ma-screw ng konti. Make sure lang na kumapit yung metal screw dun sa grease stopper. Okay. Then pull. Hila. Ayan. Natanggal na yung grease stopper. Kailangan kasi matanggal yan kasi sa ilalim yan, nandoon naman yung screw na kailangan nating tanggalin para mahugot yung cam. Okay, so kitang-kita nyo hanggang loob ng distributor ko is malinis pa. Okay, so naluwagan ko na siya. And then, kung mapapansin nyo itong dalawang spring, kailangan matanggal nyo rin yan para mabunot nyo naman yung pinaka-cam. Kasi sasama, hindi nyo matatanggal yung cam kung nakakapit pa yung spring. This spring. Okay. So mahuhugot nyo, pag natanggal nyo na yung spring sa kinakapitan, mahuhugot nyo na yung rotor. Okay guys, so remember kanina, bago natin hugutin yung pinaka-rotor, nakatutok siya sa number 4. Okay. Kasi itong rotor na to, hindi nyo ito mababaliktad ng pasok hanggat nasa tamang posisyon yung pinaka-cam. Okay. So remember, kapag ibinalik nyo to, kailangan nasa tamang posisyon siya facing yung dati niyang posisyon. Okay. So nasa number 4, spark plug siya nakatutok. Okay. Kasi pag nagkamali kayo, let's say nabaliktad nyo siya ng pasok, tulad nyan, nabaliktad nyo siya ng pasok, pag ibinalik nyo yung rotor mamaya, iba na yung position nya. Okay, so umikot na kayo ng 180 degrees, yung rotor nyo umikot na ng 180 degrees, so automatically mali na agad kayo, mawawala na agad sa tamang settings yung ignition timing ninyo. Okay, so don't forget guys kung paano nyo hinugot yung cam
ganun yung siya dapat maibalik. Yan. Okay. So kapag stock up, ito nga pala. Pag sobrang tagal na hindi nalilinisan, yun yung distributor. Napakahirap nitong bunutin. Ito, simpleng-simple ko lang siyang bunutin kasi nga well lubricated ang aking distributor. Okay. So napakadali niyang hugutin. So kapag kayo, for sure kapag masyado nang matagal na stuck yung distributor niyo, napakahirap niyang hugutin. So ang ginagawa ko diyan, gumagamit ako ng pliers. So gumagamit ako ng pliers. Ipitin ko ng pliers 'yan. Pero kailangan din natin ma-damage yung pinaka-cam. So gagamitan niyo ng tela pangsapin. And then ikutin niyo. Okay, left and right hanggang sa lumambot. Tapos habang pinipihit-pihit niyo pataas, unti-unting tumataas 'yan hanggang sa mahugot niyo na. Okay? So hindi ko lang maipakita sa inyo ngayon na mahirap siyang tanggalin kasi nga maayos kasi yung distributor ko eh. So kapag hindi, pag napapabayaan kasi yung distributor, yan ang unang-unang nag-i-stock. Napakahirap niyang bunutin. Okay. So yung discarte diyan, yun nga, itinuro ko pliers and then sapinan niyo ng tela o kaya goma interior something para hindi ma-damage yung cam habang hinihila niyo pataas. Okay? Then pag nabunot niyo na to, ito pa. Ito yung tinatawag natin na weights. Yan. So kapag nagre-revolution tayo, bumubukay ang weights na yan. Okay. So kapag stack up din ang cam, napipigilan din niya yung pagbuka ng weights. Kaya hindi siya nakakapag-rotate ng maayos. Okay. So tatanggalin din natin yan. Meron din niyang clip. Tapos ilulubricate din natin. And your weights. Okay. Okay. So yan na yung pinakahuling bagay na matatanggal nyo, yung weights. Okay, so para malinisan nyo yung distributor, hindi ko maya-advise sa inyo na gamitan niya ng any na panglinis like WD-40, gasoline, or any na pwede nyo pantanggal. Kasi since hindi nyo tinanggal yung distributor sa mismong makina, pwedeng pumasok kasi dun sa loob, sa dumaan sa main shaft, sa pinaka-shaft ng distributor, yung cleaner na ginamit nyo at makapasok sa makina will makakasama yon. So may advice ko, kumuha na lang kayo ng basahan. Basahin nyo ng gasolina. Wet lang, wag soaked. Wag yung basang-basa. Kailangan mabawasan nyo lang yung gasolina. Ay, mabawasan nyo lang ng gasolina yung basahan. Then punasan nyo na lang yung body. Yan. Punasan. So ganyan lang yung way ay yung cleaning na magagawa nyo sa distributor kapag di nyo siya binaklas sa mismong body niya, ay sa mismong makina. Okay. And then yung mga parts na binaklas nyo sa makina, mga weights, breaker plate, yung mga bakal, mga tornilyo, pwede nyo ang hugasan ng gasolina. Okay. So ito yung mga weights. Okay. So ginagawa ko dyan, after ko yan malinisan, nilalagyan ko ng grasa yung pinaglalagyan nila. Yan. Tsaka itong shaft. Okay.
Then ibabalik natin yung clip ng weights. Okay, so yung cam, kailangan mahugasan nyo rin siya ng gasolina, malinisan. Okay, so after nyo siyang malinisan, lubricate nyo rin ng grasa yung loob. Kasi dyan papasok yung shaft. Okay, so katulad na sinabi ko kanina, pag ibinalik nyo, hindi nyo pwede mapagbaliktad yung posisyon nitong cam. So ganito ko siya hinugot kanina. Ganyan ko rin siya ibabalik. Hindi pwedeng pa ganito. Okay? So, inikot ko siya ng 180 degrees. Mali yun. Kailangan sa dating posisyon. Okay? Ayan. Ayan, sisikipan yung tornilyo. Then, babalik yung grease stopper. Sa gitna. Okay. Then after that, yung spring, babalik na natin siya. So medyo mahirap-mahirap na procedure yung pagbabalik ng spring. Okay, so bago natin ibalik yung breaker plate, kailangan natin siyang malinisan. So ituturo ko sa inyo kung paano siya linisan. Ayan. So yung breaker plate, may apat na retainer clips. So bubuksan nyo lang yan. Okay. And then iangat nyo, mahati yan sa tatlo. Then be careful sir, kailangan gumamit kayo ng anything na pansalo, basahan or something, kasi maglalaglagan yung bearings niyan. Ayan. Mga bearings niya nasa gilid. Ayan. So kailangan na lulubricate at nalilinisan yung breaker plate. Okay, so yung buong breaker plate, pwede nyo yung ilublub sa gasolina, then brush. Okay. So, i-skip ko na yung method na yon para mapabilis yung tutorial na to. Punasan ko na lang siya and then ilulubricate ko siya ng grasa. Okay, so ang technique para mabuo yan, okay, ilagay nyo sa gitna yung middle part ng breaker plate, and then tsaka nyo ilagay ngayon yung mga bearing sa gilid.
So nailagay ko na lahat ng bearing, and then yung last part. Okay. Okay. And then, ay, may naiwang isa. Then yung retainer clips na lang ibabalik. Okay. And then ikot-ikutin nyo yung breaker plate hanggang sa malubricate ng gusto ng grasa yung buong lahat ng bearing sa loob. And then yung mga lumabas na grasa, punasan nyo na lang ng basahan. Okay? Para hindi siya pangitignan. Okay. So ikakabit na natin siya sa distributor. Okay guys, yung positioning nitong mga retainer clips, may tamang position yan kasi hindi nyo maipapasok ng maayos yung breaker plate doon sa distributor hanggat hindi siya nakasakto. Kung mapapansin nyo itong mga uka na to, yan, uka na part yan, 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 tsaka ito, okay. So dyan natin itatapat yung mga retainer clips para maipasok natin ng maayos yung breaker plate. Okay, so i-adjust na lang yan. Ngayon. Okay? So naipasok ko siya na madali kasi naiposition ko nang tama yung mga retainer clip. And then next na ikakabit is yung lock. And then next is yung vacuum advance. Okay. Tanggalin natin yung dipstick. Okay, so make sure nakapasok yung arm ng advancer dun sa rotating pin, okay? Then yung lock. Okay, then next yung signal generator. Okay. Sa pag-i-install niyan, guys, meron yang gap, ha? Make sure na maiseset niyo yan sa tamang gap. Maging yung contact point.
Okay guys, so bago natin higpitan yung tornilyo ng signal generator, kailangan ma-set natin siya sa tamang gap. Okay. So, kailangan mapagtapat natin ito, itong terminal na to. Ito. Tsaka yung ayan, medyo hindi siya kita. Yun. Yung itong bakal na to ng signal pickup, okay? So, alam mo, pagtapat natin siya. So, para magawa yon, kailangan nating pihitin yung crankshaft pulley. Gagamit lang tayo ng ratchet and then socket. So napagtapat na natin siya. Kukunin natin ngayon yung gap. Yung clearance nilang dalawa. So dapat 0.40 mm. Sa spark plug is 0.45 mm, okay? Ay sa spark plug, sa contact point type. Okay. So 0.40. Bago natin higpitan 'yan. Okay, so naset na natin yung kanyang tamang gap. And then, yung remaining few parts na kailangan nating maibalik. Yung dust cover. And then yung rotor. So kanina, hinugot ko siya kanina. Nakatutok siya sa number 4. Okay, binalik ko siya, nakatutok pa rin siya sa number 4. So, ibig sabihin, hindi na wala sa tamang timing yung ating ignition. Ignition timing, okay? And then yung cup. Okay. Okay. Sa high tension wires, ituturo ko sa inyo yung tamang pagkakabit ng high tension wire. Okay. So, yung middle part, of course, sa ignition coil. Okay. And then, this is number 1, 2, 3, and 4. Okay, ang firing order ng Toyota 4K engine is 1, 3, 4, 2. Ang mga 4-cylinder engines, dalawa lang ang firing order na meron yan. Isang 1, 3, 4, 2 or 1, 2, 4, 3. So, sa K-series engine, Toyota 4K is 1, 3, 4, 2. So, unang high tension wire. Dito tayo magsisimula. So 1 3 4 2 ang firing order. 1. Okay. This is 1. Next firing is number 3. So 1 2 3. Dito tayo. 1 2 3, okay? 3. Next. 4. 1 3 4 2. So dito, 4. Number 4 cylinder. Next. Last. Firing order is 1, 3, 4, 2. So, last high tension wire, of course, sa cylinder number 2. Spark plug number 2. Okay. Yan. So, naikabit na natin na linisan yung distributor. Okay. So, ngayon, itetest natin. Titingnan natin kung sa ginawa kong paglilinis ng distributor na wala ba sa tamang ignition timing ating distributor. So, titingnan natin. Okay. So, pa-underin na natin yung ating makina. Tingnan natin kung a-under siya. Okay. Nakita nyo, nag-overhaul tayo ng distributor nang wala ng baklasan.
di naman nawala sa tamang timing yung ating distributor, kasi kapag nawala yan sa tamang timing, hindi under yung makina. For example, napagbaliktad natin yung kabit ng rotor tsaka ng cam, hindi under ang makina nyo, kasi automatically delayed ng 180 degrees yung ignition timing natin pag nagkamali. Okay, so ganun lang maglinis ng distributor. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. So advice ko sa inyo, kahit once a year, malinisan nyo yung distributor nyo. Huwag nyo na hintay mag-stock up. Kasi malaking kawalan sa power ng makina pag hindi gumagana yung mga advancers ninyo. Okay? So yun lang, maraming salamat.